Pamilyang David ang pinakamabuti at mapagbigay na pamilya sa kanilang barangay. Hindi man sila ganoon kayaman, pero mahilig itong tumulong sa mga taong walang makain at matirahan. At mahilig din ang pamilyang David na mag-donate o tumulong sa bahay ampunan. Isang araw, may narinig si Karen at Jenny na isang malakas na ingay na galing sa labas. Ate, anong ingay na yun? Hindi ko rin alam. Tayo lamang nandito sa loob ng bahay. Naglakad ito pababa, patungo sa labas upang tingnan ano at saan nang galing ang tunog na iyon. Nagulat na lamang sila nang makita nilang basag at sira ang mga paso at ang mga halaman nila sa labas. Agad-agad na titingnan ni Karen kung sino nakabasag at nakasira sa labas ng kanilang tahanan. Ngunit, wala itong nakita kundi ang mga matatandang nag-uusap lamang sa kalye. Nanlalantang pumasok si Karen at naupo sa kanilang sofa. Ano na lang sasabihin ni Inay at Itay kapag nakita nila ang nangyari dito? Sa pagkakaalam ko, may CCTV naman sa labas. Tingnan na lang natin yan kasama si Inay para malaman niya kung sinong may gawa na ito. Napangiti naman si Karen at hinintay nilang makauwi ang kanilang magulang mula sa bahay ampunan kung saan sila muling tumulong sa mga batang walang natitirahan. Isa't kalahating oras ang nakalipas. Ano ang nangyari dito? Bakit basag at sira ang mga paso at halaman natin? Hindi po namin alam kung sinong nakasira. Inay, may CCTV naman po sa labas ng bahay natin, kaya maaari po natin malaman kung sino may gawa nito. Pumunta na sila para tingnan kung sino ang may gawa at nakita nilang anak ng kapitbahay nila na dati din nilang tinulungan. Kaya nabasag ang paso dahil nagtangkang pumasok sa loob ng bahay nila ang bata. Nang malaman ng nanay nila, agad pinuntahan sa bahay ang bata. Magandang araw po. Andiyan po ba yung anak nyo? Magandang araw po. Ano po ang kailangan nila? Bakit mo po hinahanap ang anak nyo? Ano yung nangyari po ba? Ang anak nyo po kasi ay nagtangkang pumasok sa bahay namin at nakabasag pa po. Ano po? Pasensya na po sa magawa ng aking anak. Wala po akong alam sa nangyari. Maaari po bang bayaran ko na lamang nasira niya? At pag-usapan na lamang natin ito ng mga papatawad ko po ito at hindi na po kailangan na pagbayarin ito. Ang gusto lang po namin ay mapag-usapan ang naging problema ng mahinahon at may ipangako niyo po sa amin na hindi na po ito mauulit. Maraming salamat at magpatawad niyo na ang pangako hindi na ito mauulit. Maraming salamat po at magpatawad niyo ang aking nagawa. Hindi ko na po inuulit pa. Makikita natin na marunong silang magpatawad, gaano naman kalaki ang nasira, hindi na nila ito pinabayaran. Dahil gusto lang naman ng pamilyang David na mapag-usapan ang problema ng mahinahon. Matutong gumawa ng mabuti sa kapwa kahit walang kapalit na biyaya.